Inilalagay ng sci-fi action thriller na ito ang mga tao at android sa isang epic standoff. Makikita sa hinaharap, isang piling buto ng US Marines ang ipinadala sa isang malayong isla upang siyasatin ang mga battle crew na inilagay doon. Ang isang miyembro ng koponan ay si Mios, bahagi ng tao, bahagi ng android. Bilang isang babaeng sundalo, siya ay gumaling sa paralisis ng isang masamang korporasyon na nagtanim ng software at artificial na gumagawa ng utak sa kanyang ulo. Ganito din ang balak ni Elon Musk na lagyan ng software ang utak ng tao para daw sa mapabilis ang may paralisis at maging advance pa lalo tulad ng pag-google search mo sa Wikipedia. Inatasan si Mios na tignan ang mga military robots sa training islands kasama ang ilan sa team. Na walang alam ang mga ito na may mapanganib silang maka-encounter doon. Kanilang pagdating, napansin ang koponan sa entrance building ay may limitadong access lamang. Sila ay nakapasok sa loob at walang nakitang mga personnel. Habang sila ay naglalakad, may natuklasan sila ang mga autonomously operating surveillance drones na sinusubaybayan sila. Nang makita ng team ang target nila na eliminate ang mga robot. Nakita naman ni Mills ang isang advanced na SAR Study Analyze Reprogram, ngunit hindi ito ma-access. Hindi niya alam na ito ang kikitil sa buhay ng mga kasama niya. Kinagabihan, inatake ng SAR ang isang bantay nila habang sila ay nagpapahinga. Nagising sila sa ingay at hinahanap ang kanilang kasamahan. Kinaumagahan na tuklasan nila ito ay patay na. At bigla silang inambush ng mga android robots kasama ang SAR. Natarante sila kung anong gagawin dahil nila ito agad mailinis at unti-unti sila nababawasan. Nang palabas na ito ay mahahalin tulad sa Predator at Terminator ni Arnold Schwarzenegger. At inabot pa ng 10 taon bago ito maumpisahan. Pinag-ipunan ang 1 milyon na budget pero hindi umabot ng $30,000 ang kinita worldwide. Mapapanood mo ito ng libre sa bntconcept.com basta magparehistro lang. Pwede ka rin mag-donate kung ayaw mo ng libre.